Oktubre ay idineklarang buwan ng Banal na Santo Rosario. Samahan at sabayan niyo kami araw-araw, tuwing alas 6 ng gabi, para ipanalangin ang ating bansa, ang simbahan, ang pamayanan, ang pamilya at ang ating sarili. Nang sa gayon ay mailayo ang bawat isa sa anumang pagsubok, lalong-lalo na yaong dulot ng pandemyang COVID-19. Live sa Marinduque News Network, Lucky 7, Channel 3. Pagdarasal ng Santo Rosario. Ating pong ipanalangin ang kapayapaan sa buong mundo, ang ating kaligtasan sa anumang sakit at anumang kalamidad, lalo tigit ang mga sa pagdating ng mga bagyo sa ating lalawigan. Panalangin po natin ang ating kaligtasan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan ng unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Dalhin sa langit ang mga kaluluwa, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Ang unang misteryo sa tuwa, ang pagpapahayag ng balita sa mahal na Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin,
At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Dalhin mo sa langit ang mga kaluluwa, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Ang ikalawang misteryo sa tuwa, ang pagdalaw ng mahal na birhen kay Santa Elizabeth. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Luwalhati, Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Ligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Dalhin mo sa langit ang mga kaluluwa, lalong-lalong na yung mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Ang ikatlong misteryo sa tuwa, ang pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Dalhin mo sa langit ang mga kaluluwa, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Ang ika-apat na misteryo sa tuwa, ang paghahandog ng sanggol na si Jesus sa templo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo.
bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, dalhin mo sa langit ang mga kaluluwa, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Apa po, Santa Maria'ng Hari, Ina ng Awa, Ikaw ang kabuhayan at katamisan, Aba, pinanaligan ka namin, Ikaw nga po ang tinatawag namin, pinapanaw na taong anak ni Eva, Ikaw rin ang pinagbubuntohang hininga namin ng aming pagtangis din sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pinipintakasi ka namin, iligin mo sa amin ang mga matamong maawain, at saka kung matapos yan ang pagpanaw sa amin, ay ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain, maalam, at matamis na Birhen. Ipanalangin mo kami, Reyna ng Kasantu-Santusang Rosario. Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo ang Panginoon namin. Pansamantala po muna nating pakinggan ang atin pong awitin sa pagkakataon pong ito. Litania ng Mahal na Birheng Maria. Kristo, maawa ka sa amin. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka sa amin. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakapakinggan mo kami. Diyos Ama sa langit, maawa ka sa amin. Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo, maawa ka sa amin. Santisima Trinidad na tatlong persona at iisang Diyos, maawa ka sa amin. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santang Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. Santang Birhen ng mga Birhen, ipanalangin mo kami. Ina ni Kristo, ipanalangin mo kami. Ina ng Grasya ng Diyos, ipanalangin mo kami. Inang kasakdal-sakdalan, ipanalangin mo kami. Inang walang malay sa kahalayan, ipanalangin mo kami. Inang di malapitan ng masama, ipanalangin mo kami. Inang kalinis-linisan, kami. Birheng dapat ipagbantog, ipanalangin mo kami. Birheng makapangyayari, ipanalangin mo kami. Birheng maawain, ipanalangin mo kami. Birheng matibay na loob sa magaling, ipanalangin mo kami. Salamin ng katwiran, ipanalangin mo kami. Mula ng tuwa namin, ipanalangin mo kami. Sisidlan ng kabanalan, ipanalangin mo kami. Sisidlan ng bunyi at bantog, ipanalangin mo kami. Sisidlan ng mga
bukod tanging katintiman, ipanalangin mo kami. Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga, ipanalangin mo kami. Tore ni David, ipanalangin mo kami. Toreng Garing, ipanalangin mo kami. Bayan na Ginto, ipanalangin mo kami. Kaban ng Tipan, ipanalangin mo kami. Pinto ng Langit, ipanalangin mo kami. Talang Maliwanag, ipanalangin mo kami. Mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. Pagsasakdala ng mga taong makasalanan, ipanalangin mo kami. Mapangaliw sa nangangadalamhati, ipanalangin mo kami. Mapangampon sa mga Kristiyano, ipanalangin mo kami. Reyna ng mga anghel, ipanalangin mo kami. Reyna ng mga patriarka, ipanalangin mo kami. Reyna ng mga propeta, ipanalangin mo kami. Reyna ng mga apostol, ipanalangin mo kami. Reyna Langit, ipanalangin mo kami. Reyna ng kasantos-santusang rosaryo, ipanalangin mo kami. Reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos na kawawala ng mga kasalanan ng sanlibutan, patawarin mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na kawawala ng mga kasalanan ng sanlibutan, pakapakinggan mo po kami, Panginoon. Kordero ng Diyos na nakawawala ng mga kasalanan ng santinakpan, maawa ka sa amin. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Huling panalangin, O Diyos, na ang bugtong na anak mo ay nagkatawang tao na matay at muling nabuhay upang tamuhin para sa amin ang gantimpalang walang hanggang kaligtasan. Ipagkaloob mo na sa pamamagitan ng pagdiridili namin na mga misteryo ng kamanal-banalang rosaryo ng Birheng Maria na matularan namin ang kanilang pinangangako alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sumaati nawa ang tulong ng may kapal. Amen. Sumapayapa nawa ang kaluluwa. Espiritu Santo. Amen. Wagas kang kalinisan, O Maria. Wala sa iyong salang minana. Ikaw ang luwalhati sa Jerusalem. Ikaw ang kaluguran ng Israel. Ikaw ang kapurihan ng aming bayan. Ikaw ang tagapatnubay ng mga makasalanan. O Maria. Birheng lahat ay linilining. Inang mawain. Ipanalangin mo kami. Pamagitanan mo kami sa ating Panginoong Jesucristo. Ang di narungisang paglilihi sa iyo, O Birheng Ina ng Diyos, ay unang pahayag na tuwa sa buong mundo. Panalangin, O Diyos, na sa paghahanda ng isang nararapat na tabernakulo sa iyong anak ay sariling nagayak sa pamamagitan ng di narungisang paglilihi sa Inang Birhen. Isinasamo namin na alaalang sa mga karapatan ng pinagtisang pagkamatay ng iyong anak ay iligtas sa lahat ng karungisan ang mahal na Birheng Maria. Loobin mong pakamtan sa amin sa kanyang pamamagitan na kami rin na may malinis at na makarating sa iyong harapan alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Memorare, alalahanin mo, lubhang mahabagin Birheng Maria, na kailanman ay hindi narinig, na pinabayaan mo, hindi sinakluluhan, ang sinumang dumulog, tumawag, at napaampon sa iyo. Dala ng pag-asang ito, ako'y dumudulog naman sa iyo, Birheng Ina ng mga Birhen, nangahas akong marap sa di matingkalaang harapan, nahihibik-hibik sa bigat ng mga kasalanang dumadagan at umiinis sa akin. O Ina ng Diyos, huwag mong walang halaga ang aking pag-aamo-amo, kundi bagkus dinggin mo at tanggapin malumanay. Amen. Ang ikawalong araw ng nobena. Maria, kaagapay ng mga kabataan, patungo sa kaganapan ng buhay. Ni Reverend Padre Renato Sapunggan. Minsan, may lumapit sa aking naglalako ng paninda. Kitang-kita ko ang pagpamaripit niyang bumili ako sa kanya. Gusto ko mang bilin ay hindi ko naman kailangan. At ang matindi pa rito'y nagkataong wala akong dalang pera. Kahimat nakita niyang gusto kong tulungan siya, hindi ko magawa ito. Humingi ako ng pamunhin sa kanya, sabay wikang, pasensya na po, wala po akong pambili ng inyong tinda. Bigo siyang lumisad. Habag ang idinulot nito sa akin at inihantong ako sa isang malalim na palaisipan. Sabi ko sa aking sarili, tingnan mo nga naman, para lang mabuhay at may taguyod ang kanyang pamilya, lahat ay ginagawa kahit ang paglalako ng paninda. Sa bahagi ng tindera, hindi naging ganap ang layunin niya ang pagtitinda. Hindi siya nakapagpabili ng paninda at hindi ito nagdulot ng saya. Subalit sa isang bagay, ang hindi may tatanggi, ginawa niya ito dahil may pinaglaanan siya. Nagmamalasakit siya sa iba, udyok ito ng damdaming lumilingap para sa kapakanan ng iba. Ang pagkalinga ng mga magulang sa kanilang mga anak ay isang himala ng buhay. Hindi matatawaran ang pagmamahal nila sa mga anak. Laging handa sa pangangailangan ng kanilang mga mahal sa buhay. Pansinin po ninyo, maraming mga magulang ang laging may pera sa pulsa o pitaka nila. Ginagawa nila ito upang sa oras ng pangangailangan, kaagad may bibigay o may madudukot para sa mga anak. Marahil hindi batid ng mga kabataan kung paano ginagawa ito ng kanilang mga magulang. Isa lamang ang dahilan, handa silang magtalaga sa kanilang buhay alang-alang sa kanilang mga anak. Buhay ang puhunan ng mga magulang para sa mga anak. Mahal na mahal nila ang kanilang mga supling. Ang Diyos ay gumagawa ng maraming himala araw-araw. Kalimitan, hindi natin napapansin dahil abala tayo sa maraming bagay. Minsan pa nga, mapapansin lamang kapag nakaranas ng isang maigting na pagsubok o kaya ay mayroong masamang nangyari sa buhay na hindi inaasahan. Sa bawat oras, sa bawat araw na lumilipas, ang Diyos ay may pagpapala. Marami sa atin ang bumangon kaninang umaga. Buhay na buhay, masaya, at malakas ang katawan. Isang himala na ng Diyos na hindi natin binibigyan ng matinding pansin. Dahilan na rin sa nakatatag sa isip natin na kinabukasan, ako ay babangon at tuloy-tuloy sa karaniwang araw ng buhay. Pero napag-isip-isip ba natin na ilang nilalang sa mundo ang hindi na nakakita ng panibagong sikat ng araw at hindi na nakagising kinaumagahan? Magandang pagtuunan natin ng pansin ang bagay na ito. Mapalad tayo dahil nakakita pa tayo ng bagong umaga at nakasama ang mga mahal o kaya'y ipagtupatuloy pa natin ang hiram na buhay. Ipagpasalamat natin ang himala ng panibagong buhay na ating tinatamasa araw-araw at lagi tayo magpasalamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay sa bawat araw. Mga kapatid, tinubos tayo ng Diyos ng sarili niyang dugo, hindi ng ginto o pilak. Siya ay nagpakasakit
namatay at muling nabuhay. Ito ang kaganapan ng kanyang pagmamahal. Inilaan ang buong buhay para sa mga tao na kanyang minamahal. Ito ang batayan ng pagmamahal. Alalaumbagay ang idulot ang lahat ng alang-alang sa minamahal. Ito rin ang naging pamantayan ng mahal na Birheng Maria na kanyang ipinahayag ang pagsang-ayon sa balita ng anghel. Maganap nawa sa akin ang iyong sinabi, pahayag ni Maria. Ito ang kaganapan ng pagkakataong tao ng anak ng Diyos at kaganapan ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Ito rin ang pagkikiisa ni Maria, ang mahal na Birheng ng biglang awa sa gawang pagliligtas ng tao sa mundo. Bagamat siya inalipin din ng alalahanin sa balita ng anghel, lahat ay kanyang isinantabi upang bigyan daan ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At sa katapusan, mga kapatid, anumang hirap ang ating naranasan, pagsubok na napagdaanan, kabiguang niluwaan, pangarap na nagdulot ng pighati o tagumpay, pagpupunyaging hindi o kayang nakamtan, ang lahat ng ito ay ating ginawa para makamit ang buhay na ganap. Nakaukit sa ating puso at damdamin, ginagawa natin lahat ito para sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kapiling ni Jesucristo at Diyos na ating Ama. Amen. Pagninilay. Dapat tayong magdebosyon kay Maria dahil sa masigasig na pagsaklolo sa ating mga kahirapan. Ano ang debosyon? Ang maligaya at madaling pagsunod o paglingap sa kalooban ng iniibig. Ang inang may debosyon sa kanyang tungkuling pagkaina ay iniwan ang lahat at nagtatalagang magpakasakit alang-alang sa anak na minamahal. Sa ating debosyon sa mahal na birhen ay inaalis natin ang lahat na balakid at nalalaang magpakasakit sa madaling pagtalima sa kalooban ng mahal na birhen. Kung kalooban niya na ang deboto ay maging malinis, madaling pagsisikapan nito na layuan ang mga masasamang kaibigan. Kung kalooban ng mahal na birhen na magsimba kung linggo at listang pangilin, tutuparin niya ito upang huwag bigyang sukal ng loob ang mahal na birhen. Kung kalooban niya na magpakasakit alang-alang sa kapayapaan at mabuting pagsasamahan, susunod siyang walang pagkukulang sapagkat natatalaga siyang magpakasakit alang-alang sa pinagdedebosyonan. Kalooban ng pinagdedebosyonan ang pagtupad sa sariling tungkulin sa kanyang kalagayan. Tutuparin niyang walang sala ito sapagkat magiging malaking kakulangan niya ito sa pinagdedebosyonan. Doon sa kasalan sa Kana, kahit walang humihiling, si Maria ay kusang dumaing kay Jesus upang matulungan ang may pakasal. Ginawa ni Jesus na ang tubig ay maging alak at ibinigay sa may punong abala. Ito ay nangyari noong siya ay nabubuhay pa sa ibabaw ng lupa. Ngunit lalong tayo ay matutulungan niya ngayon na siya ay nasa piling ng kanyang anak sa langit at sa kalwalhatian ng Diyos ay doon masasalamin at makikita niya ang lahat nating pangangailangan. Panata, ang debosyon ko ba sa mahal na birhen ay gaya-gaya lamang? Ang tinutungo ng debosyon kay Maria ay tunay na pag-ibig sa kanya. Ito ba ang pagkakilala mo o pagkakakilala ko? Ako ba'y madaling sumunod sapagkat yaon ay siyang utos at kalooban ng mahal na birhen? Tumutulad ba ako sa kanya sa mga kabanalan? Sa pagpapakasakit?
Atin pong awitin ang Biglang Awa, Pinagpala. Isang nurse na deboto ng mahal na birhen ang nagnonobena sa kanya upang makamtan ang isang pwesto na ang sweldo ay mataas-taas kaysa tinatanggap niya. Ngunit ng ikaapat na araw pa lamang ay nakuha na ng iba ang pwestong pinagkalulungating makuha. Sa kabila ng kabiguan niya ay nagpatuloy pa rin siya ng pagnonobena hanggang natapos. Pagkatapos nga nito, narito ang saklolo ng mahal na birhen. Napasama siya sa mga piling delegados ng Pilipinas sa UNO sa Amerika. Lubos ang kanyang pasasalamat sa mahal na birhen sapagkat ito ang siyang pinagkaloob sa kanya na iba sa hinihiling niya. Sa maraming buwang pagtira sa Estados Unidos ng Amerika, Como kinatawan sa UNO ay wala siyang maidadaing na ano paman, sapagkat ang paglingap sa kanya ay walang pagkukulang. Nang makabalik na siya sa Pilipinas ay lalong hindi siya nagkukulang ng debosyon sa mahal na birhen dahil sa mga tanging kaloob na ibinigay sa kanya. Tumaas ang sweldo buwan-buwan sa halagang 750 pesos sapagkat nakapagduro pa siya sa dalawang pamantasan sa Maynila. Noong una ay tumatanggap siya ng 250 pesos buwan-buwan. Wala nga siyang dapat idaing sa mahal na ina, sa mahal na birhen, kundi ang siya'y tauspusong pasalamatan sa lahat ng ipinagkaloob sa kanya na totoong higit sa kanyang hinihiling. Ating bundasalin ang pangwakas na panalangin. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, puspos ng pananalig at pag-asa sa walang hanggang mong kabutihan, kayo po ay dinudulog ko at hinihinga ng mga biyayang batid mong lalong kinakailangan ko sa pagdaan ko dito sa balat ng lupa at sa gagaling sa kabilang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo sa akin ang tanging biyaya na hinihingi ko sa iyo sa pagnonobenang ito kung nararapat sa ikagagaling ko. Dito puhin ang ating mga ninanais na kahilingan. Kami sa mahal mong anak, ako ang aking mga magulang, kamag-anakan, kaibigan, kagalit at nagsisigawa na magaling sa akin,
ng biyayang mabuhay pare-pareho ng malinis at magtapos sa isang banal at magandang kamatayan. Amen. Awitin po natin ang Reyna at Inakong Mahal.
sa mga oras pong ito, amin pong sinasama sa amin pong mga dalangin, sa ating pong Santo Rosario at sa ating pong pagnunobena, ang mga kahilingan at mga panalangin ng mga kasama natin ngayong nananalangin na nasa kani-kanilang tahanan. Gayun din po ang mga panalangin na ipinadala sa atin ngayong gabi mula po kay A3763. Itinataas namin, Lord, si Sister Edding Magahis sa kanyang kaarawan sa November 11. Bigyan mo po ng maraming taon at good health, at God bless po kay Sister, from Sister Nene ng Mugpog. Gayun din po, sinasama natin ang panalangin mula kay Cecilia Sario Samarita. Mahal na Birhen ng Biglang Awa, salamat po sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob ninyo sa amin pamilya. Ganyan din, Mahal na Birhen ng Biglang Awa, ipinag-adya mo po kami sa mga sakuna at karamdaman at sa laganap na COVID-19. Mula po kay Ann Mercado Rosario, Mahal na Birhen ng Biglang Awa, gabayan mo po kami palagi. Mula naman kay Janet Nabos, ang panalangin po niya ay sana po maging maalwan. Maalwan na ang pag-uwi sa Marinduque. Sana makasama ko ang aking pamilya sa araw ng Kapaskuhan. Amen. Sana po ay mawala na rin ang COVID. Amen. Itinadalangin din po namin, Panginoon, sa buong buwan ng Nobyembre at sa araw-araw po ang aming pong mga mahal sa buhay na nauna na sa amin at inyo na pong kasama. Nawa po ay tahimik na sila at masaya sa inyong kandungan sa kalangitan. Sumandali po tayong manahimik at alahanin ang ating mga mahal sa buhay na namayapa na. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Eternal rest grant unto them, O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. Panginoon, tinataas din po namin sa mga sandaling ito ang lahat ng mga biktima ng sakuna, ng bagyong si Rolly at si Quinta, ganun din po ang mga nasalanta ng lindol sa mga nakaraang linggo. Ang lahat po ng mga hindi inaasahang paglisan ng ating mga mahal sa buhay nang dahil po sa COVID, itinadalangin po namin ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan at ang kanilang mapayapang kamatayan. Ganun din po, itinadalangin po namin ang lahat ng mga naghihirap sa kanilang sakit, lalo tigit ang may taglay ng COVID-19 virus. Ganun din po ang mga nagtataglay ng mga hindi pambihirang sakit kagaya ng cancer. In a special way, tinataas po namin ang atin pong si Baby Rain na nasa Torrijos na meron po siyang hydrocephalus. 10 buwan po lamang siya at napakalaki na po ng kanyang ulo at mabilis po ang paglaki nito. Kung kaya't isinasama natin sa ating pong dalangin na sana ay magkaroon po ng mga gininto ang puso upang siya ay matulungang mapa-opera sa lalong madaling panahon. Ganyan din po
patuloy po ang aming pagsusumamo na magkaroon na po ng kagalingan at mga tao rin tutulong para sa operasyon ng tumor ni Karina Hermosa na taga Masika. Ilapit niyo po kami, Panginoon, sa mga tao na maaaring makatulong sa kanila. Ngayon din po si Baby Luciano na mayroong leukemia at ongoing ang radiation. Panginoon, pagkaloob mo po sa kanila ang mapagpaawa mong kamay at pagpagaling mong kamay, Panginoon, na hindi na po nila kailanganin pa ang gamot o ang pera para sila ay malunasan ang sakit, bagkus sabi mo nga po ay with just one word ay maari po namin makamtan ang biyayang aming pinagdarasal o ang kagalingang kinakailangan ng mga may sakit na ito, Panginoon. Panginoon, dinadalangin din po namin ang aming mga namumuno sa aming lalawigan, ang punong lalawigan, Governor Presby Velasco. Ganun din po, in a special way, atin pong pinapanalangin ang ating Speaker of the House of Representatives, Lord Alan J. Velasco, na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw. Pagkalooban mo po sila ng katalinuhan at lakas ng katawan upang tayo ay mapamunuan ng maayos, magabayan ng maayos at matugunan ang lahat ng mga pangangailangan ng ating lalawigan at ng ating bansa. Ganun din po, itinataas po namin ang ating mga tagapamuno sa ating lokal na pamahalaan, ating mga mayors, ang ating pong mga kapitanes ng mga barangay, lalo tigit ang nabawian ng buhay sa Torrijos na isang kapitan ng Waranlig. Binawian po siya ng buhay matapos dumaan ng bagyong Rolly. Ganun din po ang ating si Brother Fabul ng Torrijos. Dinadalangin din po namin ang katahimikan ng kanilang kaluluwa. Ganun din po si Tita Norma Makaluod. Nawa po ay sumabaya pa ang kanyang kaluluwa. Sa mga nasa kanilang tahanan, maaari po ninyong banggitin ang inyong mga special intentions at mga special prayers. Mula po kay Yunila del Mundo, samahan po natin siyang manalangin sa mahal na Birhen ng Biglang Awa na ipag-adya ang buong lalawigan ng Marinduque sa bagyong Ulysses na darating po sa Miyerkules. Dalangin po natin na matunaw sa kalawakan ang bagyong ito at hindi na matuloy pa sa paglandfall at hindi na makasalanta pa sa ating lalawigan at sa iba pang lalawigan ng mundo o ng ating bansa. In a special way, Lord, we lift up to you those who are celebrating their birthdays today and yung po mag-celebrate pa sa mga darating na araw. Pinapanalangin po natin sa ating Panginoon sa pamamagitan ng Mahal na Ina na makamtan nila ang lahat ng kanilang hinihiling at ninanais makamtan para sa taong ito o para sa birthday nilang ito. Katulad po ni Tita Maida sa November 12 at si Brother Gary sa November 19. Nawa po ay magkaroon sila ng mahaba pang buhay at magandang kalusugan. Ganun din po, idinadalangin namin ang special intentions ni Brother Emmy Layag sa kanyang pagdiriwang ng kaarawan kahapon. Yes. Nawa ay dinggin po ninyo, Panginoon, ang aming mga dalangin. Ganun din po ang kapayapaan ng kaluluwa ng aming pong nakalipas na gobernador, Carmesita O. Reyes,
nawa ay biyaan mo po siya ng kapayapaan at maging mapayapa at masaya ang kanyang pagsama sa inyo sa kalangitan. Itinadalangin din po namin, Panginoon, ang lahat ng aming pong mga followers na nasa malalayong lugar, mga nagtatrabaho para sa kanilang pamilya, para sa kanilang mga anak. Gabayan mo po sila palagi, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kalakasan, ng katawan at isipan. At ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan at sakit. Lalo tigit na sa malayo po sila sa kanilang pamilya. Ganun din po, inadalangin namin ang lahat ng mga mag-aaral na malayo sa kanilang pamilya at sa kanilang mga magulang, lalo tigit ngayong may new normal ng pag-aaral po. Dinadalangin ko po sa inyo ang aking mga mahal sa buhay na malayo sa aking piling, aking pong anak na nasa Manila at aking pong kapatid at ang kanyang pamilya, ang aking pong biyenan na sana ay patuloy nang lumakas ang kanyang pangangatawan at ang kanyang isipan ay maging positibo lagi. Kasama rin po ang samot dalangin ko para sa malakas na pangangatawan ng aking pong ina na si Nanay Concha. Patuloy mo po siyang gabayan upang maging malinaw lagi ang kanyang pag-iisip at malakas ang pangangatawan. Yes, Lord. Ganun din po, tinataas din namin ang kahilingan at ng pagkakaroon ng successful search for Marinduque State College President sa darating na panahon at magkakaroon po ng open forum sa darating na November 19. Nawa, Panginoon, ay magkaroon po ng maayos na panahon sa mga oras na iyon at basbasan niyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga kandidato bilang Pangulo ng Marinduque State College at nawa, Panginoon, ay mapili at makuha ang presidente na nararapat na magbibigay lingkod sa aming lahat, sa aming institusyon na may pagmamahal at pagkalinga sa aming institusyon. Panalangin, pasasalamat po para sa lahat ng mga tumutulong sa ating pong mga scholars ng Global Angkop Walk 2020. Salamat po sa patuloy na pagsuporta ninyo sa aming mga scholars. Ganun din po, salamat po sa mga nagpapaabot ng kanilang donasyon sa dambana ng Mahal na Ina ng Biglang Awa. At ganun din po sa ating pong sponsor dito sa ating religious program via MNN and Lucky 7 Cable Channel 3. At patuloy po ang pasalamat natin sa nagmamayari ng Lucky 7 Cable Channel 3, Tita Rita C at Tito Ibing. At ang ating pong panalangin para sa kanyang maagap na pagaling at paglakas ng katawan. Yes, Lord. Isinasama rin po namin sa inyo, Panginoon, ang aming dalangin para sa mga ina ng tahanan, ganun din po sa mga pamilya na wala pang mga anak, ang mga ina at ama na nagpipintuho sa inyo, Mahal na Birhen na Biglang Awa, nawa ay pagkalooban po ang mga mag-asawahan na wala pa pong anak, at dinggin po ang pagsusumamo ng mga ina ng tahanan na wala pa pong anak. In a special way, we lift up to you, O Lord, ang lahat po ng mga senior citizens na nasa kani-kanilang mga tahanan. Pagkalooban po sila ng lakas ng katawan at ng talas ng kaisipan na sila po ay mag-age gracefully. Kailan din po ang mga special children and gifted children. Nawa po ay lagi po ninyo silang gabayan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang lahat ng ito po, Panginoon, ay aming tinataas sa inyo
sa pamamagitan ng ating mahal na Birhen ng Biglang Awa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay, maraming maraming pong salamat sa inyong pagsamang muli sa aming programa, aming Santo Rosario at sa Nobenario. Ikawalo na po tayo. So, we only have one day to go. Tama? Tama yes, po, sister. Po. Ayun. So, bukas po ang last day and then the following day, kapistahan na po. So, dahil dyan, may announcements. Brother Gary. Announcement po mula sa rector ng ating dambana ng Mahalabiran ng Biglang Awa, Father Joji Manggi. Pinaabot po niya na bukas po ang huling araw ng ating pagnunubina sa Mahal na Birhen. Magsisimula po tayo ng bukas ng rosary sa ganap na alas 3:15 ng hapon at susundan ng nubina. Ganap na alas 4 ng hapon ay isasagawa ang banal na misa at sa ganap na ikalas 5 ng hapon naman ay ang motorcade ng Mahal na Birhen ng Biglang Awa. Mula po sa shrine, ito po ay tutungo at mag-u-turn sa laylay at babalik ng bayan upang magdiretso at u-turn sa St. Clair. Pagbalik ay kakanan sa Tansa at lalabas sa Barangay Tabi at muling papasok ng bayan upang ikutin ang mga lansangan nito hanggang makabalik muli sa shrine. Hinikayat po namin, hinikayat po ang lahat ng mga daraanan na magsindi ng kanilang mga kandila at kung may magagawa ay maglabas ng imahe ng Mahal na Birhen sa bintana o harap ng inyong tahanan. Patuloy po nating hilingin ang tulong ng Mahal na Birhen upang iligtas tayo sa papadating na namang bagyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa. Ingat po tayo. Reverend Father Joji Manggi. Okay, thank you for that announcement. Ayan po, abangan po natin ang pagrorosaryo at ang misa at ang prosesyon para sa ating Mahal na Birhen ng Biglang Awa. Sana po ay maraming makasama para magpasalamat sa ating pong kaligtasan sa lahat ng mga nakalipas na bagyo at mga kalamidad. Ngayon din po ang pasasalamat natin para sa kaligtasan natin sa mga darating pang mga bagyo. At yan po ay talagang kumbaga ay napatotohanan na kagaya nung alin ba yun yung kay Quinta at saka kay Rolly, kumbaga pagdaan dito talagang bumababa ang signal. Ano po, instead na pagdaan dito ay napakalakas, talagang bumababa yung signal. At yan po ay ating pinapasalamat sa pagpipintuhan ng ating Mahal na Birhen ng Biglang Awa. Sabi ko nga kanina, yung mga ina ng tahana na wala pang anak, yung ating mga friends dyan. Shout out sa mga friends. Ako po kasi ay anak rin ng Biglang Awa sa pag-nunubinaryo sa Biglang Awa. At marami pa pong istorya na atin pong maririnig tungkol sa mga himala ng Mahal na Birhen ng Biglang Awa hanggang sa Manila, hanggang sa abroad po ay ito po ay pinaniniwalaan at sila po ay nagmamahal at nagnunubina sa ating Mahal na Biglang Awa. So, kung wala na po tayong announcements, wala na po. Okay. So, yun po ang ating pong panawagan sa ating pong mga devotees ng Biglang Awa. Hanggang bukas na lang po, pwede po kayong magparating ng inyong mga donasyon dahil may distribution na po silang gagawin sa November 12. Yan po. So, thank you so much sa ating pong sponsors. Sa akin pong kapatid na si Director Ella Dolier ng House of Representatives, ang Couples for Christ Marinduque, ang Couples for Christ Global Community, Marinduque News Network, and Lucky 7 Cable Channel 3. Salamat po sa lahat at sana po ay mapagpatuloy pa nga natin itong programang ito at yan po ay pinapasalamatan din po natin ang ating butihing Bishop
Bishop Chuni Maralit at lahat ng ating pong kaparian na sumusuporta sa atin. At nawa ay pagpatuloy pa nga ang ating programang ito sa inyo pong tulong at suporta para sa pag-i-air ng isang religious or spiritual program via MNN and Lucky 7 Cable Channel 3. Maraming maray pong salamat at magsama-sama po tayo muli sa ating pagro-rosaryo at sa ating huling araw ng nobinaryo sa araw ng bukas. Ako po ang inyong lingkod, Maida Narito Lagra, nagsasabing magandang gabi, maraming salamat at stay safe po tayong lahat. Ideneklarang buwan ng Banal na Santo Rosario. Samahan at sabayan niyo kami araw-araw, tuwing alas 6 ng gabi, para ipanalangin ang ating bansa, ang simbahan, ang pamayanan, ang pamilya at ang ating sarili. Nang sa gayon ay mailayo ang bawat isa sa anumang pagsubok, lalo